guys, welcome back to our channel. Ayan, mag-isa na naman ako rito sa bahay kasi day off ko today. And nasa school yung mga bata, din si Javi nasa work. So yan, sobrang fulfilling talaga pagka day off ng isang nanay at natapos na lahat nung kailangan tapusin. Actually, last night na ganun ako, nag-laundry na ako para today, linis na lang. And actually, tapos na ako. Hapon na rin naman na kasi. Magtutuwa ko lang na ng hapon. So, pag-gising ko kanina. Pag alis ni Javi, bumalik ako sa pagtulog. Pagtulog, nagising ako is 10 o'clock na. Tapos, syempre, inom ng kape. Haya-haya-hay muna. Bago maglinis. So, nag-start ako maglinis is 11 na. Linis-linis. Walis. Linis ng banyo. Kapag nanay ka talaga, parang pag day off mo, hindi mo ano na yung pahinga. Gusto mo munang matapos yung ano, yung mga gawaing bahay. Parang sobrang fulfilling pag nagawa mo kaysa yung late na, wala pang nagagawa. Pero yung day off mo, once na natapos mo na lahat yun, parang sold na eh. So yan, mami, antay na lang ako kasi magluluto ako ng ano. Pag day off ko, diba usually nagpe-prep talaga ako para sa lutuin for the next day, baon nila. Then baka gawin ko na yung order sa akin ng coworker ko. Si Ate Chris, baka magbalot na ako ng spring roll mami kasi 100 pieces din yun, nabulol pa talaga. Kaya mami, try ko tapusin. Para sa gabi, makapanood man lang kami ng movie. Madalas kasi yun ang ginagawa namin sa gabi nila, Habi. Manood ng movie or kung ano man. Gusto ko i-search yung ano eh. Crash Landing on You, Korean na drama. Dati kasi since 2010 hanggang 2015. Yun talaga ang pinagkakaabalahan ko. Kasi wala naman yung family ko dito, diba? So, libang ako talaga is manood ng mga Korean drama. Alam ko, relate sa akin yung karamihan. Kasi mahilig din sila manood ng mga Korean na drama. Talagang isa yun sa mga ano. Nakapagana sa akin ng inip ko. Habang wala yung family ko. As in naman, grabe naman yun. After ko mag-chat sa gabi, kasi everyday nag-chat kami na nila Javi at saka ng mga bata. So after namin mag-chat ng gabi, nood na ako noon. Hanggang madaling araw, lalo pag off ako guys, nakakatulog ako ng 5 na in the morning kakanood ng mga Korean movie. Minsan yung isang drama natatapos ko within 3 days. Ganun ako ka-addict noon. Kaso dumating na sila rito 2015, nakakapanood ako pa minsan-minsan pero di na masyado kasi syempre mas ano na ako, priority na ang family, mas busy. So ngayon, search ko yung ano, Crash Landing on You kasi marami ko narinig na comment na maganda nga daw. So baka manood ako. Natatakot kasi ako manood uli ng mga ganon kasi baka mamaya abutin na naman ako ng puyatan. Syempre lalo aga akong gumigising dahil maaga si Javi. Ayoko naman na baka mamaya hindi ako magising ng on time. Malate pa siya. Tatry ko, baka kada day off man lang makapanood ako. Parang yun yung relaxing ano na treat para sa akin. So, paano yun? Mamaya nga pala gawa ako ng ano. Gagawa ako ng low carb na coffee jello. Kasi nagkikrib na talaga ako sa matamis ngayon. Parang medyo matagal-tagal na rin. Although day off naman kasi ko. Para ma-share ko din sa inyo yung recipe. Simpleng-simple lang kasi coffee lang naman at saka gelatin, diba? Tapos lalagyan ko na lang ng all-purpose cream. Kasi zero carb naman ang all-purpose cream at saka yung stevia na sugar. So, paano mamaya? Ay, ano ko yun? Lutuin natin. Share ko sa inyo yung recipe. So, ito guys. Gawa tayo ng yung coffee jello na low carb. So, ito yung gagamitin kong ano, gelatin. Yan ang brand niya. Ano to? Yung isang packet na ganito, i-dilute mo siya sa ano, sa 500 ml or 2 cups ng water. So ito, magpakulo muna tayo ng ano, ng 2 cups ng water para diyan kuya ano yung coffee. Tapos ito, itong gelatin, ibabad muna natin siya sa tubig para mag-bloom muna siya. Tapos pag malambot na, tsaka natin siya i-melt dun sa ano. Siyempre, kailangan ko ng coffee. Tapos yung stevia na sugar. Tsaka chia seed. Yung chia seed, isosoak ko rin sa water yan. Yan yung instead na tapioca. Ito ang gagamitin ko. So,
Ganto guys yung ano, gelatin sheets. 6 na piraso to. Tapos soak lang muna sa tubig for mga siguro 5 minutes. So enough time na yan, soak lang. Enough time na yan para pagkulo nito, lalagyan lang natin ng coffee. And then yung sugar. Basta yung water. Ano lang yan, yung hindi siya malamig na tubig. Lalagyan ko lang ng tablespoon ng chia. So, hayaan ko lang yan mag-soak ng mga ilang minuto. Para mag-absorb yung water. Tapos, magiging para siyang ano. May pagkasagoan dating niya. Mamaya, pakita ko sa inyo paano itsura niya. Ayan guys, may nagawa akong mali. Akala ko nagre-record na yung vlog. Hindi pa pala. So, ito, nilagyan ko lang siya ng 3 packet nung stevia. Tapos, 1 kutsara ng instant coffee. Tapos, yung binabad natin gelatin kanina, inilagay ko lang dyan. Then, ayan, okay na. Pagkalagay nyo dyan, habang kumukulo yung gelatin, haluin nyo lang, then malulusaw na kagad siya. So, ito, antay na lang natin to na tumigas. Sasalin ko lang siya sa container para, ano siya, mag-firm. Tapos, gawin natin mamaya. Ito na siya, guys. May kasama na ako. Kangina si Jermaine, umuwi, umalis din kagad. Narata. Umalis din ka agad. Iniwan ako. Tulog ka. Nagagawa mo na ako smoothie. Smoothie, Marianda. Smoothie. Ganda ang araw sa labas. Malig din ah. Oo, sakto lang eh. Ayan. Gawa akong smoothie. Smoothie niya. Ayan. Strawberry milk at saka vanilla ice cream. Ito, pagpasensya niyan. Tinotoko lang kasi mamaya magluto ako ng chop suey. Ito gagamitin ko, immersion blender. Sira na kasi yung isang regular blender namin. Kaya ito na lang. Mas handy pa. Kasama na niya to eh. So ito na guys yung ano, yung chia seed. Parang sago na rin ang texture niya. Nag-double na yung size. Tsaka nag-bloom na rin siya. Tapos ito yung gulaman ko. Ito naman, ginawan ko rin sila. Para mayroon din na para sa kanila naman. Pero yung kanila, gagamitin ko yung tapioca talaga. Coffee jello. Coffee jello nyo, tsaka coffee jello ko. Pang low carb. Low carb. Ano ba? Alis tayo, alis. Oo, oh, may credit pa ako dun, $25. Oh, laki. Bakit libre mo pa ako dyan? Yeah. Magkano sa akin? 5? 5. Sa akin yung 20. Ito na. Mamaya eh. Magluluto na. Hindi na ako nakapagbalot ng spring roll. Tinamad na ako. Ito guys ah. Ulam for tonight. Chop suey. Ano to? Yung chicken liver tsaka yung boneless na chicken thigh. Boneless tsaka skinless. Pinagsama ko na. Tapos yan, peppers, repolyo, ayan, onion, garlic, cauliflower, broccoli, sayote, carrots. Kaya lang wala akong celery. So yan, yan ang ulam. Tsaka ito, nagbabalat pa ako ng itlog ng pugo. Lalagay ko rin yan dyan. Tapos yun natin, nag-firm na siya. Yung coffee jello. So, ready na to hiwain. Kahit ito eh. Mas nauna ko pang tumigas to kaysa dito sa gelatin na pang ginamit ko na yung gelatin sheet. Ayan guys, nagchat-chat si Javi. Ayan. Kachat namin si Nina today. Sabi ko, sabi mo kay pupunta Nina siya sa, ano, para sa bahay kasi birthday ni Mami. May ano, magpapakain si Mami sa mga tropa niya. Panghan. Ayan, kachat namin si Nina. Nagbablog ako niya. Papunta siya, may dala siyang flower at saka balloon para kay Mami. Surprise. Surprise birthday. Actually, birthday din ni Sky eh. Pero birthday sa school, si Sky mag-celebrate. Ayan. Nagda-drive siya. Sa school, may makapag-absent si Sky dahil exam.
Oh, tsaka puro matatanda naman ang may ano, ang makasama ni Mami, mga tropa niya. Oo. Kaya nga. Kaya... Makapag-focus naman sila. Eh, si sa school. Si Cloud, malapit na rin mag-birthday. Actually, si Mami, ang birthday is totoo, March 23. Pero gusto i-celebrate ng 6. So, either doon sa dalawa, ka-birthday niya si Cloud at si Sky. Sana nga may vlog... Ah, sana may vlog kayo sa birthday ni Sky tsaka ni ano, ni meron Cloud yan. Para kahit wala kami ron mapanood namin. Mapanood namin. Oo nga, sige mag-vlog ako. Nagda-drive pa siya. Pulang-pula yung ano mo, pang-Valentine sila pati lobo ah. Yung flower mo pang-Valentine at saka yan ay. Pero maganda, maganda naman eh. Maganda nga eh. Matutuwa si Mami na. Ilagyan na lang ng ano. Ilagyan na lang ng pink yung saka pula ka lang kasi para mapangbagit-bagit. Ah. Matutuwa si Mami niya. So yun, nagchat-chat pa sila. Mamaya ma, nagluluto nga pala ako. Nalimutan ko na yung niluluto. Ano ba yun? Kachat-chat. Ayan, tapos na yung ating chop suey. Kakain na lang. Yan, sakto. Malutong-lutong pa yung gulay niyan. So, ito na guys. Iniwa ko na yung jello. So, ito yung gagamitin ko. Whipped cream. Ano to? Zero carb, zero sugar. Ayun lang natin. Yan. Tapos lalagyan ko ulit siya ng stevia. Tatlong sachet lang yan. Tapos mix lang. Tapos siguro ito, mga kalahati lang nito. Medyo marami yung chia. Yung natira na ito, pwede ito ilagay sa ano? Sa tubig, sa kape, sa hot choco. Pero limited yan ng ano, 2 tablespoons sa isang araw. Para siyang sago na, di ba? Tapos saling ko lang to. Yan na guys, lagay ko na yung pinaka-jello niya. Yan na siya. Diba? Parang ano na rin. Kamukha na rin siya talaga nung jello. Medyo hindi nga lang siya kasing tamis ng usual na ano na may condense. Kasi ito wala, diba? Pero okay pa rin. Enough siya pang ano. Pang alis ng cravings. Yan. Yung kanila naman ang gagawin ko. Para kahit kumakain sila niyan, hindi ako maiinggit. Kasi meron ako. So, yun lang. Pero syempre, kailangan yung mga naglo-low carb na ano. Kahit nasabihin yung low carb yung dessert na yun. Ano pa rin dapat, in moderation pa rin. Kasi pagka inubos mo rin ng isang ganyan, malamang lalagpas ka pa rin sa kailangan mong carb in a day. Kaya siguro pagka enough na yung tatlong kutsara, pangalis lang ng cravings, tapos the next day uli. Ayan, busy-busy siya. Naka-edit na sa sandali, kaya malakas na naman eh. Hindi na, kachat niya si ganyan. Kaya nga, bago ka mag-chat, di ba? Tutulog ka. Tutulog siya nanonood sa cellphone eh. Hindi nabibitawan, ang galing eh. May talent yan eh. Hindi mo na-vlog yun, tangina. Bablog nga sana kita eh. Baka sabihin mo, ba't mo ako blinag? May talent, ang galing maghawa ka ng cellphone. Hawa na tutulog, hindi nalalaglag eh. Pinost ko na nga lang eh. Bakal nga eh. Lalaki hindi nahuhulog eh. Baka yung cellphone, talent. Eh, dear, tulog ka naman nun. Ay. Ibig sabihin niya nung alakas yung grip. Si Jermaine tulog eh. Tulog ba si Jermaine? Oo. Matutuwa si Mami niyan. Tutuwa yun sa... Sayang lang kasi hindi magkakaano yung birthday nila kasi may birthday din ng mga bata. Kasi may mga pasok naman sa school. Eh si Mami nagplan ng birthday kasama. At saka ano eh, yung birthday ng matatanda. Puro matatanda yung bisita. Kasi puro matatanda yung bisita ni Mami. So hindi rin mga bata. Hindi rin mag-enjoy sila Sky.
So, yung mga bata mag-celebrate sa school. Kaya okay lang din. Tapos busy rin naman sila niya. Eh, ayaw naman na pa-absent na din may mga bata, which is tama naman yun. Mahirap naman mag-skip dahil lang doon. Tsaka ano, syempre magkaibang level yung ano yun. Mga bata at matanda. Hindi nila ma-appreciate na yung sets. Pero, eh, na-request ko ang kanina na bilan ng balloons tsaka ng flowers si Mami. Thank you sa effort sa aking sister. Tapos yung hipag ko naman, tsaka yung kuya ko, yan, lagi namang nandun. Sila ang ano talaga eh, sila ang nag-asikaso ngayon kay Mami. Sila Tisa, sila Kuya Boy, sininya yan. Once a week, pupunta para asikasohin ng mga finances. Kahit busy si Ninya sa tsaka yung mga kailangan nila. Yan, inaasikaso ni Ninya. Sobrang daming mga project-project. Daming project, busy pa sa dalawang bagets. Kaya thankful kami sa kanila. Tsaka yung ano nga pala, yung pagbabakasyon ko sa ano eh. Bala ko na kasi magbakasyon diba ng August guys. Hindi namin malaman kung matutuloy. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung coronavirus na yan eh. Oo. Kahit dito, naka red alert na yung mga ano. Yung nakita ko sa news kangina yung red dami alert. Dami na talaga kasi bilis red na mag-spread. Red alert na yung mga sundalo. Imbis na sa gera, sa ano raw, sa corona. Pandemic ng coronavirus. Nagkakaubusan na pati mga paper towel dito eh. Namamakyo eh. Ano yung nangyari sa paper towel? Pinakita sa Ontario natin, Toronto. Namamakyo ng mga ano. Nagpa-panic buying. Pati yung mga mask. Wala nang mabilihas na mask at saka yung mga gloves. Buti na lang may mga mask tayo na ano. Siya, may ano siyang mask na nakatabi dyan. May mga mask kasi ako na issued nun sa company namin, Michelle. Kaya gamitin ko lang. Tapos, ano yung itatabi ko na. After a month, magre-request ulit akong bago. Kaya yun. Naipon niya yung kara-request niya. Yung mga mask na ano. Hindi basta mask na ano, na paper. Ano siya, rubber. Kaya maantay. Pero may paper din ako. Iba. Matibay. Okay lang naman, paper. Guys. Ayan. Ay, sana matapos na yung coronavirus na yun. Oo, dami na rin naapektuhan. Na namamatay na, dami na nadidelay. Ultimo yung James Bond na movie, nakalagay sa balita, ano eh. Delay. Delay ng 7 months kasi dahil doon sa coronavirus. Eh, syempre, kailangan yung ano muna, yung safety ng mga artista, talaga kaka-cancel nila yun. Mga crew, yeah. So, ilan naman guys, kami magpapaalam na at kakain na rin ng kapunan. Si Jonas gagabi na yun eh, may midterm kasi sila. Kaya naabot na ng 10 umuwi, nagre-review pa sa school kasama yung mga classmate niya. Buti na lang at masipag mag-aral. Sabi mo nga sa kanya eh, kaya nga nagpursige yung nanay niyo para madala kayo dito. Para sa magandang future. Para sa kanila naman yun eh. Kami, wala na paano eh. Siyempre sila na yung priority natin eh. Kumbaga iba na yung priority natin eh, sa bahay, para sa kanila. Tapos na yung pag-i-enjoy, ito na lang yan. Dito sa bahay, okay lang. So, sa kanila na yung mga bagets para sa kanila. Sipag naman mag-aaral, kaya kahit ginagabi. Tsaka nagpapaalam naman talaga, hindi naman siya yung basta magpapalit na lang. Yung kasama ko si James, nagtatanong sa akin eh, sabi niya, yung anak niya raw, ano, 13 years old. Sabi niya, ilan taon yung bunso mo? Sabi ko, ano, 15, di ba? Sabi niya, 15. Sabi niya, kasi yung anak ko, bibigay ko yung ano ko eh, yung old na MacBook ko sa kanya. Kaya alam, baka ano eh, ano kaya magandang gawin doon? Sabi niya, install lang ko kaya ng mga, ano, yung mga parental, ano, para ma-block daw yung mga ibang site na pwedeng puntaan. Sabi ko, kasi yung mga anak ko naman, once na, sa totoo lang kasi yung mga yan, kagaya ni Jonas nung bata pa lang. Pag nakakita ng medyo rated R yan sa mga movie. Censored. Tinatakpan niya na kagad yung mata niya. Ganyan. Kahit hanggang ngayon, sila, si Jermaine, nandito na si Jermaine. Diba, nandito kami siya. Pero minsan may mga kissing scene, mga ano. Hindi titingin yan. Gagano na yan. Yun, mga ano sila, parang nahihiya sila. Ganyan. Sabi niya, yung anak ko rin, ganun din. Sabi niya. Sabi ko, mabuti yun. Tsaka ako yung mga anak ko pag may pupuntahan niya, nag-detect siya, nagme-message, o kaya tatawag, ganyan.
Para ano. Oh, sabi niya, ganun din yung anak ko. Sabi niya, parang similar nung sa anak mo. Sabi ko, mabuti yung kasi yung kuya niya, ako, napalaki namin na ganun. Ngayon, 20 years old na siya. Kumbaga, nagagabayan niya yung ano, yung bunso na, namin. Sabi kong ganyan. Sabi niya, yun lang yung wala ako kasi nag-iisang anak ko lang yun. Sabi ko, ayos lang yun. Basta... Sabi si Jonas nga, tutusin, 20 na yun. Pero hanggang nagsasabi laro pa. Rin. Laro, tsaka nagpapaalam pa rin talaga siya. Kaya nga sabi ko sa kay James, sabi ko, yung mga laruan ng anak mo, ayaan mo lang siya, bumili lang siya ng mga laruan, mga comics, mga cartoons. Sabi ko, ayaan mo lang maging baby yan hanggang sa magsawa siya. Kasi yun yung makakapag, ano sa kanya eh, makakapag-hold nung pagiging bata. Pag-divert ng, kaysa mapunta sa mga, sa mga ibang bagay. Ibang bisyo, sa kung ano-ano. Pag mahilig sa laruan, yun lang sila. Kasi wala na silang pang ano eh, pang bisyo. Ubus na sa laruan. Di ba, dear? Si Jermaine lang. Namumblema eh. Kaya ngayon, di na sumasama sa akin pag pupunta sa toy shop eh. Yan talaga, wala eh. Eh, hindi. Binibili ko naman siya eh. Oo, kaya nga. Binibili naman natin siya eh. Kaya lang, napakadami kasing line ng laro. Ng saka hindi lang laro ng trip niya ngayon. Oh, yung mga pamorma. Medyo yeah. Na nagbibinata na eh. Kaya yun, nakakatuwa eh. Meron pa akong one time na ano eh, na hindi ko makakalimutan. Kasi di ba sa Pilipinas meron yung mga CD. Di ba yung mga CD sa Pilipinas may lalagyan lang na sa Divisoria kaya ata kami nun sa Tutuban Mall. Kasi namimili akong ganyan. Sabi niya, namimili rin si Jonas. Mahilig magkalkal yun eh. Kakalkal din siya ng mga CD. Eh yung palang isang, yung pinakalikod ng CD, puro porn pala na CD. Hindi naman sinasabi ng tindera na ano, kasi nga, konti lang nga sa likod. Hindi naman niya alam na makakalkal ng bata. Ilang taon na si Jonas nun, di ba? Mga 10? Hindi, mga 11, 12 yata siya nun. Pagtingin niya ganyan, biglang nanginig na ganyan, tapos tinakoy yung mukha. Sabi ko, anong nangyari? Anong nangyari? Nagulat ako eh. Sabi pa ni Jeremy, kuya, bakit? Sabi ko, wala, sabi ko. Pagtingin ko nung CD, tinitignan mo yan, mga porn niya. Ay, nako. Nakakatawa lang eh. Pero maganda rin yung ganun kasi eh. Medyo, alam nila yung limitation, di ba? Tama. Yeah. Sa ilan naman guys, na-share lang yung mga ano. Magpapaalam lang kasi na kami nakarating mga kwentuhan eh. Eh, naalala ko kasi. Nakakatawa kasi yung mga ganun eh, mga... Siyempre yung tumatanda na kasi naalala ko yung mga... Hindi pa naman, layo-layo pa. So, paano guys, paalam na kami. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!